mga kapuso, kapamilya, meron ako isisiyo sa inyo ngayon kung paano pumuti. Hayaan mo na si Mama Lola kasi maganda na. 76 years old na maganda pa rin. Isishare ko lang sa inyo kung paano yung nung araw at yun ngayon. Nung araw, nung kabataan namin, nakikita ko, pupunta lang kami sa ano, sa ilog. May dala kaming argo na sabon. Magdilikdik kami ng dahon. Kasi yung argo na sabon, yun na ang pang sabon namin nung araw. Punta kami sa ilog. At yung dahon, yun ang aming shampoo. Tapos, nakikita ko pa noon habang patagal, meron ng kamay. Kamay soup. Meron pa ba kamay soup ngayon? Wala na. Wala na ngayon. Ah, ngayon yung ano, yun na ang gamit ng mga dalaga noon. Ay, ako gumamit na rin ng kamay soup. Kasi yun ang uso noon. Kamay soup. Tapos, yung nung araw pa rin, nakikita ko ang si Manay Nerling, yung ate ko, si Manay. Siguro ko, ang edad niya is mga 22. Nakikita ko, kukuha siya ng talbos ng ano, ng talbos ng papaya. Dinitik-tik niya yon. Yung talbos ng papaya niya. Ayun, ang pinang-aano niya dito, siguro ko, yun ang pampaputik nila. Gigiin dito, inaano dyan, hanggang yan sa paa niya. Pero makinis naman talaga si Manay. Kasi wala naman yung pampaputik. Maganda kaya si Manay. Parang si Lolita Rodriguez. Alam niyo si Lolita Rodriguez, artista yun ng araw. Ngayon, ang daming pagkakaiba sa ngayon. Meron ng mga sabon, meron ng mga produkto na pampaputi. Isa na dito itong gamit ng anak ko, saka ng apo ko, yung Kojisan, ito yon. Gamit nila. Ito pala, pampaputi pala yon. Kaya kung gusto nyo maputi, gamitin nyo Kojisan. At ang Kojisan daw, ang Kojisan ay may peke. Ito, hindi ito peke. Kasi, binili ito sa supermarket. Binili sa Robinson supermarket. At ito naman, may balot siya. Tapos, medyo light and kulay. Ang peke daw na Kojisan, walang balot, nabibili lang dyan sa mga sidewalk vendors. Madami talaga. Napiki nga doon si Joy, yung anak ko na isa. Ang dami niya binili. Wala lang balot. Tapos, ang pagka-slice, maliliit lang. Ganyan-ganyan lang. Mga 1/8 nito. 1/8, ganon. Dami niya binili. Sayang, hindi naman nagamit. Kasi peki pala yun na Kojisan. Kojisan. Ngayon, ang Kojisan, sa paggamit mo ng Kojisan, pag ang balat mo ay sensitibo, kailangan twice a week mo gagamitin. Kung hindi naman masilan ang iyong mga balat, pwede mo araw-arawin. Araw-arawin na para agad-agad pumuti. Pero, tayo din, mga kagaya sa akin, 76 years old. Susubukan ko ang Kojisan. Gusto ko rin pumuti. Kasi nung araw, wala kaming mga ganito. Walang mga pampaputi. Pero ang kikinis din, kahit kayo mangging kaligatan, makikinis lahat. Mayroon din, kasi ang balat naman, ayun yun yung inheritance yun. Pag mga mapuputi ang mga ano mo, mga elders, mga mama mo, lola mo, maputi sila. Ikaw din, na anak, maputi. Mistisa ka din. Pag
mga tunay na Pilipina, Pilipinang kaligatan, ayon mga kayumanging kaligatan, ay ayon din namamana sa mga magulang yon. Pagiging kayumanggi, mana sa magulang. Ang pagiging maputi, mana din yon sa mga magulang. Kaya ngayon ang siswerte na ng mga ano, ng mga bagong henerasyon, kasi ang dami na pampaganda. Isa na ito na kodisan, pampaputi. Kasi pag maputi ka, lalong naiiba ang looks mo. Parang presentable ang looks mo pag maputi talaga. Nakakatulong talaga ito na kodisan. Dami ko nakikita pag ako yung napunta ng ano, ng supermarket. Dami ko nakikita. Ito, binibili nila. Binibili nila ito at ano, ito pala, pampaputi. Kaya, kung gusto nyo, hindi pa kayo nakaranas, gumamit ng kodisan, subukan nyong gamitin ito sa tamang paraan. Ngayon, may napag-alaman kami, may nakapagsabi na pag sensitibo daw ang skin mo, hindi mo dapat ididirekta sa mukha mo. Kukunin mo yung sabon, babasain mo, tapos ihahaplos mo sa ano mo, sa kamay mo. Pag yan ay bumula na, ipupunas mo ng pantay-pantay sa mukha mo. At gagamitan mo ng, pagsasabayan mo ng moisturizing para hindi madry ang iyong skin. Tapos, kung ang balat mo naman hindi sensitibo, pwede mo na idirekta. Ito pala na kodisan, merong piki nito. Ang makikita mo sa likod ng box niya, makikita mo dito may box. Ayun, makikita mo para hindi siya piki. Ngayon, sa paggamit naman, ano, ang sabon, babasain mo, ilalagay mo sa mukha mo, ay sa kamay mo, tapos pabubulain. Pag ikay maghilamos, pabubulain mo. Tapos pag bumula na, ilalagay mo dyan sa mukha, dito sa mukha ng pantay-pantay. Pantay-pantay ang pakalagay ng kodisan. At meron pa, dapat pagkatapos ng paghilamos mo, maglalagay ka ng moisturizing para hindi mag-dry ang skin mo. Ngayon, sa pagligo naman, kailangan pagkatapos mong pagsabon, i-steam mo muna sa katawan mo ng mga ilan minutes, mga ilang minuto lang para maano yung skin o mag-epekto yung sabon para ikaw talaga ay puputi. Ang paggamit pa ng kodisan, kailangan ito na paggamit ng kodisan sa mga taong gustong pumuti. At sila naman ay naniniwala kung sila ay maputi, sila ay masaya. Kasi kahit anong kulay pa ng ating mga kutis, kayumanggi, maputi, masaya na tayo doon kasi yun ang bigay sa atin ng God. Ang importante sa ngayon, may maraming produkto na kung paano magpaputi. Oh, ito, tips ko lang naman ito sa mga gustong pumuti. At kayumanggi tayo, maputi,
maging masaya na tayo kasi beauty is in the eye of the beholder. Ngayon, meron pa din ako tips para sa mga 60 above. Nabasa ko rin ito sa FB, mga Koreanang matatanda na pagising sa umaga, paghilamos kayo ng lukewarm water para hindi ka agad magkaroon ng wrinkles. Ayan, tips ko pa rin yan sa inyo. Siguro nagustuhan nyo yung aking binigay na mga tips kung paano paggamit ng Koji-san. Gamit ay gumamit kayo niyan at para makita natin ang pagbabago ng ating mga balat. Thank you for watching Mama Lola Vlog. Diyos mabalos sa Indugabos. Bye-bye!